crazy people. Hello, crazy people. Hello, crazy dreamers. Yes. Sabi ko, ganun pala, no? Dapat kilala ko yung sarili ko para hindi ako madaling masasaktan or madali akong susuko. Ngayon, parang natutuwa na din ako kasi simula nung nag-viral yung video ko na yun, yung Confessions of a Starlet, kilala na ako ng mga tao. Kasi dati, wala talagang, yung parang si ano yan, si ano. Ganun lagi. Pero ngayon, sinasabi na nila yung pangalan ko. And talagang nakaka-happy. Parang sabi ko, kahit anong mangyari, at least yung may iwan ko is ganun yung impression sa akin ng mga tao. Na, uy, magaling yan. Underrated lang. Wow! Thank you! Thank you so much! Hi Dreamers, this is Jerilee Salvador and welcome to The Pillow Talk, where dreams get unplugged. So, ang ating kasama po today, grabe po, idol ko po siya, wow! So, ang napaka-talented, napaka-kinis po, at napaka-crazy na si Miss Marielle Pamintuan! Hello! Welcome! Hello, crazy people! Hello, crazy people! So, tawag namin sa amin naman, dreamers. So, pwede siguro mag-collab. Hello, crazy dreamers! Yes! Love it. Ayun. So, welcome, Beanie Marielle. Beanie na ako ngayon. Yung red hair na. Red hair na, yes. So, okay, welcome. Pirated version. Yeah. Welcome sa The Pillow Talk. So, super excited ako na nandito ka nga kasi nga I'm a fan and I'm really like super fan na kasi nga nag-act din ako. So nung nakita ko nga yung video, so sabi ko, ay parang ganun din, napagdaanan ko din yung mga ganun. So ayun, sobrang thankful na nandito ka ngayon. So thank you din. Yeah, you're sa welcome. Pag-invite. Ayan, tapos so balikan natin yung childhood mo muna. Kasi meron ako nakitang video mo din na parang young Judy Ann ata yun, na pinost mo sa Facebook. Tapos, parang sabi ko, ganun pa rin naman yung itsura niya. Parang cute pa din. Lumaki lang. Oo, lumaki lang. Nga, pero sabi nila, din. Parang hindi raw na bago yung face ko. Paano ba nag-start yun with your parents? Kasi yung mama ko, di ba yung mga housewife, walang magawa. So, parang naging stage mother siya. Noong una, parang hobby niya lang na isali ako sa mga contest, ganyan. Okay. Tapos, nag-start ako sa Little Darling, kung alam niya yung Channel 13, IBC 13 ba yun? So, ayun, nanalo ako dun sa Little Darling. And then may caster doon ng commercials na nagsabi sa akin na, ay, itry mo sa mga commercials. And then, in-audition na ako ng mama ko. Tapos, yun na, Bona Kid, UFC. Tapos, tuloy-tuloy na yung mga commercials. And then, dumating yung point na, syempre, yung father ko, nawalan siya ng job. So, yung hobby lang ng mama ko, parang naging kinareer na din namin kasi nandun na ako eh. Nandun na ako, nakapasok na rin ako ng showbiz, nage-extra-extra ako, ganyan. So, ayun, dinare-diretso na namin. Yung hobby lang, naging career na talaga. So, nung bata ka pa talaga, like, nung mga 3 years old ka pa, di bukid ka na ba talaga? Kaya nakitaan ka ng mom mo? Or like, medyo shy ka pa ba? Or shy ako, both? Shy type ako nung bata ako. Pero kapag hindi ko alam kung bakit nasa harap ako ng camera, parang may magic na bigla akong nagiging bibo. Pagka pina-acting ako, a-acting naman ako and na-enjoy ko siya, parang naglalaro lang din. Actually, interesting yun kasi iba-iba din yung mga tao pagka nga on and off cam. So, nag-work sa'yo na on cam, sobrang bibo ka, lalo na nung when you were younger kasi nga, with all the commercials, ganyan. Pero, clarify ko lang kasi baka isipin ng viewers na parang yung kasi may ganun, di ba, yung parents, sasabihan nila na, bakit ganun, inaasa sa bata yung responsibility ng parents? Hindi naman ganun, kasi yung parents ko naman, nag-business pa rin naman sila, and it's just that, hindi lang enough yung kinikita ng business, and since nasa commercial ako, so inaano din ako ng mama ko sa commercials, ganyan.
So, ayun, clarify ko lang kasi baka sabihin ng viewers, bakit naman ganun yung parents? Kasi yung nakaraan na interview ko, ganun yung impression nila. Ah. So, hindi ko nabuo yung, ano, yung kwento. Kwento. Oo. Pero yun, kasi ito rin sa mga childhood actors, diba? Mga child actors na pagka ayaw mo talaga kasi yung ginagawa mo, makikita din eh. Tsaka eventually malalaman. Pero ikaw, gusto mo talaga. Gusto ko din talaga. But at the same time, may pressure kasi as a child, parang naisip mo yung, kunwari, maaga akong nag-mature eh. Kasi nung bata ako, naisip ko na kung paano ko makakatulong sa family. Diba? Kasi ayun yung parang na-share ko yun na hindi mo maiwasan. Siyempre, nasa isang bahay lang. Kaya makikita mo yung parents mo na nag-ano about money. So ako, very aware na ako dun sa financial situation namin when I was a child. So, yun no, kahit na parang feeling ko naglalaro lang ako, pero at the same time, aware ako na kailangan makuha ako dito. Kasi pag hindi ako nakuha, wala akong pang tuition. Nahihirapan kami. Grabe yung maturity na. Ganun, diba? So, yun. Tsaka, diba din, pagka nag-act ka kasi, sobrang kailangan maging mature ka din kasi syempre pagdating sa set, yung mga directors, kailangan gets mo yung sinasabi nila. So, syempre pagdating dun, matututo ka rin talaga kasi mag-grow ka ng mabilis. Kasi kung hindi, wala. Walang mangyayari. Tsaka yung pag-memorize ng lines, diba? So, paano yun nung growing up? Sa tingin mo nag-add din yun sa pagiging mature mo nga? Yung follow ng instructions and di ba nga meron din mga sinasabi nila, di ba open book naman yun yung may mga terror na director and meron naman talaga no? But hindi yun dahilan para parang isipin mo ano ba yung sasabihin ko wala na yung train of thought ko kasi merong terror directors meron mga terror directors pero ano siya, parang sa akin, gusto ko pa rin silang maka-work kahit na, kasi baka sabihin nila, ano ba yung sasabihin? Hindi kasi may mga nagko-comment na parang sabi, dapat tisin mo yan kapag, kapag nasa showbiz ka. Part talaga yan. Oo naman, part talaga yun ng job na, syempre yung mga directors may mga pressure din sa kanila, di ba? Mahirap din yung job nila. And so, minsan, napapagalitan ka, pero I take it as constructive criticism. So, kahit na napapagalitan ako nung bata ako, kasi diba, syempre, minsan kulit-kulit, ganyan. So, napapagalitan ako, dapat ganito, ganyan. Tapos, parang gusto ko pa rin silang maka-work kasi natututo ako sa kanila. Natututo ako sa kanila. Like, one time, meron akong nakasamang director na sobrang nakakatakot talaga siya pag magalit. Tapos, sabi niya sa akin, okay ka sana eh. Kaso hindi ka lang ma-PR. Hindi ka pala smile kasi mahihiyain ako nung bata ako. And then, ayun, tumatak siya sa isip ko. And then, nung pagbalik ko ng showbiz, sabi ko, ay, kailangan maging mas ma-PR na ako. Dapat ibahin ko na yung character ko before nung nag-umpisa ako para mas mapansin nila ako. And, diba, yung mga ganong director na kahit na nakakatakot sila, pero gusto mo pa rin makatrabaho kasi natututo ka sa kanila. Diba? Yes, parang, parang nag-grow ka rin, syempre, from the lessons, sa experience. The lessons. Yun yung matatandaan mo, yung lesson. Oo. Tsaka feeling ko, actually, na-appreciate ko yun nga na sinasabi mo kasi hindi lahat ng tao alam nga yung nangyayari behind the scenes. So, parang feeling ko, sinishare mo lang yung experiences mo. Yung experiences ko. Hindi naman ako sa nagko-complain. Given naman talaga yun, kahit sa namang workplace, may mga ganyan, di ba? Pero yung lesson na tinuturo sa'yo, yun yung important. Yes. Yun nga din. Na-experience ko din nga yun. Like with mga directors nga na, parang yun nga yung sinasabi mo na kasi nape-pressure din sila. Siyempre, kailangan din nilang magawing maganda yung ano. Yung sinushoot. Yes, kasi bukod sa mga manonood na may ine-expect na something na
maganda yung makita. Oo. May na-expect yung mga manonood sa kanila. Meron din yung mga boss na nire-require na, syempre, dapat ganito yung maging output natin. So, yung pressure sa kanila, no, hindi lang yung mga artista yung tinuturuan nila, kundi buong production, team, saka yung production, mula sa editing, lahat sila, di ba? So, natural lang, di ba, na may mga ganong klaseng mga directors, ganyan, and other prod. It doesn't mean na sulbahi sila kasi nagagalit sila kasi tao lang din sila, 'di ba? Lalo na pagka nasa pressure ka. Oo. Pero hindi din lahat ng prod ganyan. Sobrang may mga other prods naman na sobrang light din ka-work, sobrang saya lang on set. So may ganun din, may iba naman. So maganda rin na mapag-usapan din 'yun minsan, 'di ba? So both sides naman meron. Parang sabi mo nga rin, in different works, like in different fields, may mga boss na medyo terror, ganyan. Pero may mga mababait din. May mga mababait. Oo. May mga cool lang, ganon. So, iba-iba. And yun nga, sinishare mo lang naman yung experience. So, yun. And actually, na-appreciate ko nga din yun kasi nga, nakaka-relate nga din with that. And yung iba na nang babash dyan na sinasabi, dapat anuhin mo yan, lunukin mo yan, ganyan. Oo, kasi tabu yun, di ba? Hindi pinag-uusapan eh. Pero, and 'di ba nga yung video ko na nag-viral, ang title niya is Confessions of a Starlet. Kasi sino namang makikinig sa akin? Hindi naman ako sikat. 'Di ba? Anong pinagsasabi mo? Diba, parang ano 'yun eh. Parang gusto ko lang i-get out of my system. Kung ano yung mga ano ko sa buhay, yung mga na-experience ko sa buhay and turn it into something positive na makaka-inspire ako ng mga katulad ko, mga makaka-relate din sa akin. Di ba, ang dami natin? Ang dami natin. Ang dami natin na mga nagsisimula pa lang and or ang tagal na sa industry pero talagang struggling artist, di ba? So, ayun. Kaya din nangyari yung video na yun. Yun yung gusto mo talaga, ma-release lang yung feels mo. And yun, nag-work naman. Kasi nga, ang daming ang nakarelate. Ang daming parang nagsabi nga, oo, na-feel ko din yan. I feel diba? You, ganyan. So, thank you din for releasing that. Tapos, ang kaso nga lang, ikaw yung ikaw yung parang sumalo ng lahat ng parang bashing with that. Oo. Pero I think part din yun, kasi nga you were saying something na hindi sinasabi ng maraming tao kasi nga takot sila nasabihin yun, di ba? Oo, kasi scary talaga sabihin eh. Kasi baka ma-blacklist ka, hindi ka nakunin, ganyan. Pero parang sa akin kasi, it's coming from a good place. Wala akong bad intention na. Ewan ko, parang gusto ko lang siya i-release. Kasi ang dami ko ring mga experiences na naging parang nakaka-anxiety, ganyan. And I feel like kung magiging totoo ako and sasabihin ko yung mga experiences ko, parang mawawala siya sa akin. Yung parang ngayon, parang mas happy ako. And ewan ko, parang mas carefree na ako ngayon. Tsaka you were staying true to yourself lang naman. And yun nga, yung intention mo was good. Wala ka namang gustong i-harm. Yung self mo nga yung na-harm with what you did, sort of. Pero ang dami rin na-gain na mga supporters. And ayun naman yung importante, yung mga, yung positive. Oo, mas madami naman yun kaysa dun sa naging negative. And di ba nga ngayon, even more projects, tas more people get to shared na rin. Tsaka hopefully din nga, magbago na rin yung system within the industry. And I think slowly, di ba, nagagawa na with the Eddie Garcia bill, ganyan, and everything. So hopefully, mas maalagaan na tayo in the industry. So, ayun. Naging isa ka rin sa mga, ano yun, parang naging step towards that. So, thank you. Thank you for that. Talaga ba? Oo, sa tingin ko. Kasi if titignan mo yung bigger picture, di ba, parang isa ka sa mga parang nag-rally, ganyan. Or parang nag-stand up for us, ganyan. Swear, parang ganun. Mukha ba akong rebelde? Uy, sorry, mukha ba akong terorista? Sorry naman sa mga network. Uy, kunin niyo pa din ako. Hindi ako nagko-complain, ha? Parang, pero open book naman yun, di ba? Yung mga ibang artista, sinasabi din naman. Pero yung mga mas
ewan ko, mas detailed siguro yung pagkasabi ko. Oo, I think yun. Pero grabe nga din yung strength mo to share and be that vulnerable to people. Oo, kasi may nagsasabi, alam mo yung mga may nang babash na sasabihin nila, ano ka, parang drama queen ka, gumagawa ka lang ng eksena, ganon. And kung gumagawa lang ako ng eksena, siguro yung anxiety ko mas malala ngayon. Pero mas happy ako ngayon kasi nailabas ko yung mga tinatago ko lang noon, parang mga kinikib-kib ko lang na mga painful na experience. And ayun. Parang therapy na rin siya. Therapeutic ko. Tsaka na-release mo. Tapos yun nga, good outcome. Kasi mas ngayon, na-feel mo na mas kaya mo na maging authentic. Which is, kaya nga din nag-work yung pagiging content creator mo, diba? Kasi ngayon yung gusto ng mga tao, pagka authentic ka, yung totoo ka lang, ganyan. So, it worked. And ano naman, sa lahat naman ng mga nakasama ko, confident ako sabihin na wala akong naging, alam mo yun, yung kaaway na, yung masama ang impression sa akin. Hindi naman ako yung, kasi may mga tao sa internet, syempre hindi ka kilalang, hindi pa ako masyadong kilalang artista. So yung iba, kala nila, maldita ako. Kasi medyo may pagkasasi yung personality ko sa online. But in real life, mas ano ako eh, parang mas introvert nga ako in person eh. Tapos, ayun, hindi naman ako maldita or what. So ayun. I think it's very telling na the fact na yun nga, yung mga naka-work mo, wala namang ireklamo sa'yo. Confident ako sabihin na yung impression ng mga tao sa akin sa paligid ko, yung mga naka-work ko, wala naman silang naging ano sa akin na maldita. So that's good. I feel like time will tell lang. Parang lalabas din yung totoo talaga. Diba? Like yung... Kasi may mga nagsasabi talaga na attitude kasi yan. Bakit? Saan yung nakuha yan? Bakit nga ba ganun? Siguro nga, yung sa pagiging honest mo, sa tingin mo ba naging too much na rin minsan? Ay, yung pagiging honest ko, ewan ko, wala naman akong naapakang tao. Tsaka, nagsishare lang naman ako ng experiences ko sa life. And, story ako to eh. Buhay ko to eh. Kaya, right ko yun na i-share sa people. As long as wala akong masasaktan or matatapakang tao. Ayun, yun lang yung dapat maging careful ako. Tsaka yung, I think it all boils down to the intention lagi. Kung okay naman yung intention mo nga, wala ka naman ngang gustong gawin na sasabihin ko to para ano, pabagsakin siya or what. Well, kung wala namang ganun, I think you're good. Yun nga. And yun nga, nagpapakatotoo ka lang. So, ayun. So, ano naman, going back to yung naging... acting career mo na, how did you get into, ano, yung mga TV tas commercials? Doon ako nag-start nung sa IBC 30, sa Little Darling, and then nag-commercials ako, and then yung mama ko, ni-workshop niya ako sa Talent Center, sa ABS, kasi sabi ko daw, gusto ko sumali ng Going Bulilit, nung first time na nag-ano yung Going Bulilit. Pero ewan ko, hindi ako nakasama ng Going Bulilit, kasi nung nag-audition ako, parang pag-graduate na ako. Medyo malaki-laki na ako yung nakapag-audition ako. So, ayun. And then, so basta naghahanap lang kayo kung saan may opening, audition, freelance ganyan. Ako kahit saan, sa GMA, sa ABS. And then, yung first na major role ko was Volta. Anak ako doon ni Miss Ai de Los Alas. Ako si Pepper doon. Tapos, lumabas ako as yung Judy Ann Santos sa Habang May Buhay and sa Hating Kapatid na movie. So, madalas ko rin nakakasama si Derek Wen noon. Si Derek Wen de Ramas. So, I think dun ko rin nakuha yung comedic timing ko. Pero noon, parang di ko pa nare-realize na may pagka-comedy rin pala ako. Kasi sinasabi sa akin sa workshop na alam mo may comedic timing ka, pero hindi ko sila mag-gets. Kasi hindi ko pa na-discover sa sarili ko na nakakatawa pala ako. Tapos, ayun na, nung pagbalik ko sa showbiz ulit, kasi I stopped eh. Aral na lang ako sa college. And kala ko nga, hindi na ako uli mag-artista. Pero,
Kailan ka nag-stop? Like, ilang taon ka nun bago ka mag-college? 18 years old ako nun. Yung last kong TV appearance nun is, was MMK. Ako yung gumanap sa role ni Sally. Parang, ano siya, rape victim. So, ayun. And, nag-trending yun ng number one sa Twitter. So, sabi ko, la, ito na yun. Ito na yung big break ko. Pero, hindi pa din. Hindi pa rin siya nagtuloy-tuloy. Because, that time, I was under GMA. Naka-contract ako sa GMA. Tapos ako manage pa ako noon eh. So may manager ako and then co-manage ako with GMA. Tapos ni-request ako ng MMK. Nagulat nga ako kasi hello, first time ko makakapagbida. Oo, leader. Tapos ayun, naging nag-trending nga. And then ayun, parang akala ko magtutuloy-tuloy. So hindi eh. Walang nag-reach out na ibang mga ano, parang brands or interviews ganyan after noon? After noon, parang nire-request nga uli ako mag ano noon, parang gumanap uli sa another MMK episode. Pero hindi na ako pinahiram ng management. Pero pinapaalam naman namin yun before kami lumabas sa ano, sa ibang network. But hindi na nga ako pinayagan. So, siguro nung time na yon parang hindi ko pa siguro talaga time noon. Kasi medyo mahihain pa talaga ako. Siguro kaya hindi pa rin ako nakikitaan ng potential ganun or hindi pa ako nagkakaroon ng breakthrough nung time na yon. So sabi ko, ma, baka hindi para sa akin itong pag-aartista kasi masyado akong mahihain. Pagka nasa camera lang ako, dun lang ako ano, nakakapag act. Pero hirap na hirap ako mag-socialize sa mga kasama ko kasi sobrang introvert ko nga nung bata ako. Tapos ayun, nag-aral na lang muna ako. Tapos pagbalik ko, nag-negosyo pala muna ako. Pero puntahan mo natin yung pag-aral mo muna. Okay. So nung nag-aral ka, 'di ba marketing yung kinuha mo? So bakit marketing? Like interested lang ako ba't hindi ka nag ano, theater nga or com arts or media ganyan. Ewan ko, mahilig din kasi ako mag-business nung bata ako. Natatandaan ko nun kapag galing kami sa mga BTR, sa mga audition. Pupunta si mama ng baklaran, tapos mamimili kami ng mga kung ano-anong pwede kong ibenta sa school, para pandagdag, ano, pang pamasahe, ganyan. Kami ng mga kapatid ko, ganun. So, parang meron talaga akong entrepreneurial spirit. Kasi business-minded. Kasi yung mama ko din, ay yung parents ko din, di ba, may canteen sila. Tapos nag-RTW. So, tumutulong kami doon magkakapatid. So, parang feeling ko gusto ko talaga magkaroon ng sarili ko ding business. Tsaka, ano din, actually yung marketing, makakatulong din siya kung actor ka, kung yun nga hindi magaling mag-PR, di ba? Pwede mo nga rin i-market yung self mo. Kasi, na-apply ko din sa sarili ko yung inaral ko. Parang na-market ko din sa sarili ko. Parang sobrang different person nga ako eh. Dun sa nakaraan, yung dating ako, parang ang layo, parang nakaka-proud din sa self ko. Kasi nag-improve talaga ako as a person. And I think yun yung important, no? Yung parang hindi mo, kahit sa ang career, yung parang hindi mo i-goal na dapat maging successful ka. Kasi pag yun yung goal mo, madali kang susuko eh. Kasi ang daming magiging rejection sa'yo. Ilang beses kang mare-reject. And pag yung success ang goal mo, baka sumuko ka agad. Pero yung kung i-goal mo is yung character development, yung journey mo along the way, yun yung importante eh. Oo. Tsaka yung mga little things, di ba, nag-add up din naman yun. Tapos magugulat ka na lang, ay, parang ganun, na-reach ko na pala yung diba, mga pangarap. Diba, hindi mo na mamalaya, nandun ka na pala sa dating ni-wish mo lang. And, ganun. Pagka babasahin ko nga rin yung diary ko, yung gusto ko lang maging, ano ako, maging mas ma-PR ako, mas magaling ako makipag-socialize. And ngayon, yung mga ginagawa ko ngayon, hindi ko nagagawa noon. So, I'm proud of myself na rin kahit ba. Grabe, ang layo na rin ng narating mo nga, diba, with that. So, nakatulong din ngayong pag-aaral mo with marketing nga noon. And then, so nung after pagka-graduate mo, kailan ka nag-start ba ulit mag-act ulit noon? Pagka-graduate ko,
2019 yun eh, nag-pandemic. So, nagtatry pa din ako mag-audition kung saan-saan sa Star Magic, sa Sparkle. Mm-mm. Tapos, I remember, dalawang beses din ako nagpasa ng set card sa Sparkle. Mm. And then, the second time, nung una, sabi sa akin, ah, marami na kaming ano eh, mga... members, ganyan. Oo, talent, sayang. Tapos, nung second time, eh, makulit ako. Pag gusto ko talaga, kinukulit ko. Baka, ano, pwede na po uli. Mm-mm. And then, ayun, pinag-audition ako. And nakuha naman ako. Mm-mm. So, ayun, sabi ko, ha, this time, iibahin ko na talaga yung approach ko pagka nakabalik ako sa pag-aartista. Mm-mm. Dapat ibang tao na ako. Mm-mm. So, yung transition, no, sa, yung parang hinahanap ko pa yung tamang branding sa akin, tamang, yung, tamang personality para sa akin, no? So, at first, parang nahirapan ako, ano bang babagay sa akin? Kasi kung pa-sweetie-sweetie ako, ganyan, tinatry ko, dapat malakas ka din sa social media, di ba, nowadays, di ba? Yun din yung tinitignan nila, numbers sa social media. So, kinareer ko din yun. And nung pa-sweetie-sweetie lang akong ganyan, hindi ako pinapansin ng mga tao. So, sabi ko, kailangan, ano, aralin ko yung comedy. And ayun, dun ko... Paano mo inaral? I mean, parang... nagpapatawa ako and then pagka parang hit or miss naman ang comedy, 'di ba? Titignan mo kung alin yung nakakatawa do sa mga tao, kung ano yung nakakakuha ng maraming engagements. Mm-mm. Ah, ganito yung patok na humor sa kanila. Mm-mm. So mas bagay to sa akin. So ayun na, yun, parang ganun. Ah, parang ano siya, trial and error for you. Oo, ganun. Saka kung ano din yung parang self mo, parang inaaral mo din kung paano ka ba talaga as a person. Kasi yes, kung hindi rin ikaw yun, hindi rin mag-work. Eh. Tama. Oo. So may ganun. May pag-aaral pala, yun, apply mo yung marketing, yung pagiging comedic timing, ano mo, ganyan. So, nag-combine siya lahat-lahat. Tapos yung sa GMA Gala na story. Oo, yun. Paano na nangyari yun? Yung isa doon, yung parang nagtitiktok ako kasi sabi ko, nung time na yun, kaka-ano lang ni mama, kaka-diagnose lang ng cancer. Mm. So sabi ko, dapat sulit yung gagastusin ko dito sa gown, sa makeup and all. Sa akin, malaking bagay na yun eh. I remember parang 15,000 ata yon. So hindi pa kasi siya yung may mga magsusponsor sa'yo eh. Kasi di ba nga, pagka hindi ka naman kilalang artista, hindi pa sila yung mag-reach out sa'yo para mag-sponsor. Wala ka pang sariling makeup artist, ganyan. So sabi ko, dapat sulit to, dapat mapansin ako. Eh pagdating ko doon, ang daming mga sikat, ang daming mas magaganda, ang ganda ng mga gown and all. Sabi ko, paano naman ako mapapansin dito? Eh syempre malaking bagay sa akin yung ginastos ko, dapat may mapala ako dito. So gumawa ako ng eksena, nagti-tiktok akong ganyan. And parang sa akin, bahala na kahit ma... Alam ko na... pwede akong mabash doon. Pero hindi ko alam na ganong extent na ipipick up siya ng media. Kasi feeling ko nung time na yon parang starlet lang naman ako. Hindi naman ako sobrang sikat eh. So, hindi naman siguro ako papansinin ng ano. Na ganun kalala. Oo. Eh, na-pick up ng media. Tapos, ayun, ang dami na nang bash sa akin. Pero, parang sabi ko, ah, ito na yun. Ito na yung ano, hinihintay kong moment. But nakakatawa pa yung mama ko. Tuwang-tuwa pa siya noon. Having ano pa, meron pa siya, diagnosed pa siya nung time na ng cancer, di ba? Pero tuwang-tuwa pa siya noon kasi sabi niya, nak-artista ka na. Artista ka na, na-pick up ka na ng media. Ganyan. So sabi ko, ah, ito na yun. Parang siguro, tama itong ginagawa ko kahit paano, no? May napupuntahan itong ginagawa ko. So, ayun. Kasi sabi din nila, di ba, pagka sa, parang sa marketing din, sa PR, parang any, kahit pag-usapan ka nila for any reason, PR pa rin yun, di ba? Marketing pa rin yun. Bad publicity, bad publicity is still publicity, exactly. Sabi nila, di ba? Okay. So, natuwa ko pa dun kahit, ah, binapas na ako. Kasi, pagka ano ka, kunwari, na sad ka and
tumiklop ka, edi walang mangyayari sa'yo. Pero kung sasakyan mo yung pangbabash sa'yo and gagawin mo na lang katatawanan, edi parang walang nangyari. Oh, wala ko pa, di ba? And kailangan ko talaga maging strong noon. Nung time na yun. Mm-mm. So, wala akong ibang choice to, wala akong ibang choice kundi to make it work. Mm-mm. Tanggapin yun. Oo. Mm-mm. So, sabi ko, ay, okay lang yan. Kaya ko to, kaya ko to. Mm-mm. Tsaka kung, alam mo naman din kasi kung sino ka as a person, yes, deep inside, yes, ang mapaglalaban mo talaga. Diba? Yun ang importante. Oo. Kapag ka nasa showbiz ka kasi, ang daming mga tao na magbibigay ng opinion and sasabihan ka ng kung ano-ano, ganito ka, maldita ka, attitude ka. And kapag hindi mo kilala yung sarili mo, maniniwala ka sa kanila eh. Mapapaisip ka kung, ganun ba ako? Siguro nga ganun ako, no? Pero kung kilala mo yung sarili mo, alam mong hindi ka ganun. Oo. Eh. Oo. Okay lang, wala kang pake. So, yun yung natutunan ko, no? Dun sa journey ko na yun. Mm-mm. Being bashed. Sabi ko, ganun pala, no? Dapat kilala ko yung sarili ko para hindi ako madaling masasaktan or madali akong susuko. Ayun. Kinikilabutan ako kasi parang feeling ko nga yung years of, di ba 23 years ka na in the industry. Mm-hmm. Baka nga, nung time na nung MMK, ganyan, baka nga hindi mo pa time. Pero ngayon, since kilala mo na yung sarili mo, napagdaanan mo na yung mga kailangang pagdaanan, tapos parang yung time na yun, ready ka na. Kasi before, nag-e-enjoy ako dun sa work ko, pero wala pa yung awakening na gustong-gusto ko talagang mag-artista. Yung initiative ko lang before was to help my family. Naiyak din ako. Oo, ganun-ganun lang. Parang gusto ko lang makatulong sa family ko, pero wala pa yung oy, naiyak ako. Yung drive na parang gusto ko makilala ako dito sa industriya na to, gusto ko maging isa sa mga magagaling. Wala pang ganun. So, nung nag-stop ako, nag-college ako, dun ko na-realize na, hindi pala, parang gusto ko pa rin pala, dine-deny ko lang sa sarili ko. Ganun. Kasi yun na. Oo. Parang diba? Yung paghihirap din talaga na yung diba? Gusto mo kasi talaga yung ginagawa mo. Oo. Yung, alam mo ba? Ay, diba ako yung guest, tapos yung host yung naiyak. Ay, nako. Pero yun nga, I mean you, kasi ako hindi ko pa na naranasan nga yung breakthrough, kaya parang ngayon, pinapush ko pa rin talaga yung diba? Self ko. Oo. Pero, yun nga, hindi ko nagsumay kumiyak. Diba, sabi ko, kung igugol mo yung success, parang ang dali mong susuko eh. Kasi ilang beses kang mare-reject. Ilang beses kang mare-reject. Pero kung yung goal mo is para lang maging mas better ka as a person, matutuwa ka na, masasatisfy ka na kahit anong maging outcome eh. Yeah, kaya thankful din ako actually dito sa podcast na to. Wow, na ako pa. Kasi parang dati nagvo-vlog din ako. Tapos ako lang mag-isa. Tapos ngayon meron ng team and everyone. So yun yung isa sa ginol ko din na sabi ko, sana magkaroon ako ng mga kasama with this. So ayun, ngayon thankful ako na meron na. Tapos nga I get to talk to someone like you na pinagdaanan nga din yun. So parang, ang sarap lang sa feeling, diba? Ganun. Hindi mo namamalaya, nandito ka na sa dating mini-wish mo lang, di ba? Oo. So, ayun. Ayun, tapos, so throughout this, yung mom mo pa, di ba, pinagdaanan nyo pa yun ng mom mo. Mm-mm. So, like, how was that to deal with? Yung breast cancer niya, tapos, pero biglang yun yung parang isa sa peak ng career mo. Paano nyo hinandle yun as a family? Or sa self mo din? Eh, yung ano ko pa naman, yung parents ko, lalo na yung tatay ko, may pagka-conservative. So, nung first time akong mabash ng ganun, sabi niya, parang nahihiya siya. Nahihiya siya. Pero kami ng mama ko, bilang asa showbiz, people, sabi, hindi, okay yan. So, yung mama ko din yung isa sa mga, naging strength. Kasi importante din yung support system. Mm-mm. Yung may mga maswerte ako na may mga tao ako, friends ko, na nakapalibot sa akin na hindi kaya mo yan.
May times talaga na parang panghihinaan ka ng loob eh. Tama pa ba itong ginagawa ko? Pero pagka may mga taong nagsasabi sa'yo na, hindi, push mo lang yan. Lalakas ang loob mo eh. Mm-mm. So, thankful ako dun sa mga nakapaligid sa akin. And ngayon, parang natutuwa na din ako kasi simula nung nag-viral yung video ko na yun, yung Confessions of a Starlet, kilala na ako ng mga tao. Kasi dati, wala talagang, yung parang, si ano yan, si ano. Ganun lagi. Pero ngayon, sinasabi na nila yung pangalan ko. And ano, talagang nakaka-happy. Oo, parang sabi ko, kahit anong mangyari, at least yung may iwan ko is, ganun yung impression sa akin ng mga tao. Na, uy, magaling yan. Underrated lang. Wow! Thank you! Thank you so much! At least magaling. Diba? Pero ang sarap sa pakiramdam na nanggaling sa ibang tao. Yung parang sa tagal mo sa industry, parang at last meron ka ng validation na nakikita nila yung ginagawa mo. So, eh di sobrang hirap nga nun. Kasi nga yung sabi mo, yung mom mo yung support system mo, diba? Tapos nung nalaman yung may breast cancer siya, parang ang sakit no, na parang paano kung, 'di ba, mawala siya or what? Tapos ano na, paano na rin lahat ng pinaghihirapan niya yung ganun? Parang how was that? Ako kasi hindi ako masyadong yung parang natatakot na mawala siya kasi alam ko ano siya, matapang siya. And survivor talaga 'yan eh. Talagang ilalaban niya. Parang naano lang ako noon. Nagsistruggle kami yung financially. Tapos yung pressure na ano, financial, tapos yung sa work pa. Syempre may mga ano din sa work, parang struggles din sa work, parang nangangalawang din ako pagbalik ko ng showbiz. Ang tagal ko na wala, parang 6 years? 5 years? 6 years. Tapos, pagbalik ko, ano, parang nangangalawang ako. And then, yung role ko pa was kontrabida pa. So, sabi ko, hindi ako to, pero pipilitin ko, kakayanin ko. So, ayun, ang daming struggles nun. And then, finding myself pa, yung tamang branding para sa akin. Diba? Kung ano yung mag-work para sa akin. So, nagsabay-sabay siya? Oo, nagsabay-sabay siya. So, parang akong, kaya nga nakuha ko yung term na crazy people. Kasi parang akong, nababaliw ka na ng term na. Ang dami kong mga ginajuggle sa utak ko, no? So, doon pala yun. Doon pala nanggaling. Alam nyo na, yung ano. Kaya papatawa na lang ako. Dinadaan ko sa patawa sa TikTok. Kasi parang, yun yung way ko para makakope doon sa mga struggles. So, yun pala yung ano, grabe, ang lalim pala nung crazy people. Yun pala pinaghugutan nun. Hindi lang pala siya dahil, ano, baliw-baliwan, happy-happy. Yun pala yun. Nabaliw na siya kasi ang dami lang iniisip. Ganun. Pero pagka makikilala nila ako sa personal, parang timing mo pala, no? Mahihain ka pala, no? Parang walang problema, happy lang, ganun, walang ano lang, parang crazy lang. Oo, tapos ngayon, parang nakakatuwa lang kasi, ayun nga, sabi ko sa'yo, di ba, parang nagkaroon na ako ng confidence, na hindi na ako masyadong nagkaka-anxiety, carefree na ako simula nung naging mas open ako sa tao about myself, my journey. Ang sarap lang sa pakiramdam na wala akong kailangang itago. And may mga taong nakaka-appreciate sa akin kung ano ako talaga. Ayun, thankful tayo sa mga ganong klaseng tao na naiintindihan talaga yung mga yung true self natin din. Tsaka yung mga people around us. Tsaka yun nga, yung mga friends and family na kasama natin. Mm-hmm. So, pagdating ba sa ano, hobbies naman, is, di ba painting isa sa hobby mo? Isa din ba to sa way to outlet ano, ko para? Oo, yun, di ba? Kasi very artsy ka talaga. So, ano, ang dami mong, kaya nga talented, very talented, Mariel. So,
Yun, so napunta ka din sa cake business. Mm-mm. Kasi dati, intern, nag-intern ka doon? Tama ba? Hindi, ano lang, parang nung pagka-graduate ko kasi, hindi ko alam ko anong plano ko sa life, kung makakapag-artista pa ako. Hindi ko alam ko anong kung saan ako mapupunta. So, may friend ako na nag-work doon. And then, sinali niya ako doon. Tapos, parang pampalipas time lang para kung habang hindi ko pa alam yung gagawin ko. Tapos, nagustuhan ko siya and then gumawa ako ng sarili kong business na ganun. Pero, yung ginagawa namin doon is naggagawa kami ng mga fondant toppers. Yun yung work ko doon. Pero mga cupcake siya. So, nung gumawa ako ng sarili kong business, sabi ko, gusto ko gumawa cake talaga, fondant cakes. Tapos, inaral ko lang siya sa YouTube, ganyan. So, kaya pala fondant yung napili mo. Kasi yun na rin yung ginagawa mo noon nung nag-work ka doon. Tapos, since artsy nga, parang siyang clay din, di ba? Yung fondant. So, parang, isa din yung naging outlet mo. Creative outlet. From all the experiences in life. Gusto ko talaga yung nagka-create ako eh. Oh, so yung sa painting, sa even acting kasi 'di ba, creating din 'yun, creating a role, a person, ganyan. So ayun, and so ngayon naman, given everything, sino naman yung inspiration mo para kanino ka bumabangon at patuloy na nangangarap? Dahil sa mga loved ones ko. And sa sarili ko din. Gusto ko ma-achieve yung highest version ng sarili ko. Oo. Si Oprah nagsabi niyan. Talaga ba? Oo, self-actualization. Diba? Gusto kong i-push yung limit ko kung hanggang saan yung pwede kong ma-achieve. Pero ayaw ko lang din na yung ipo-pressure ko yung sarili ko na dapat ganito yung... Paano ko ba explain ang gulo? Basta gusto mo lang yung maging best mo. Kung paano man mag-manifest yun. So yun, inspiration mo is family and yourself. And then, ano pa yung mga plans and goals mo ngayon? Plans ko? Actually, very spontaneous ako eh. Kahit kung ano lang maisipan ko. Kasan ka mapadpad? Oh, kasan ako mapadpad? Ganon ako. Pero may goals ka ba na kunyari? Well, ako isa sa goals ko is magkaroon ng billboard sa EDSA, ganyan. Maraming mga actors yun yung isa sa goal eh. Goal? Meron ka bang mga ganon? Ang goal ko, dream ko. Ang dream ko, gusto ko maging makilalang isang mahusay na artista. Alam mo yung iconic talaga na parang pag sinabi mong Miss Vilma Santos, Miss Jody Santa Maria, Miss Maricel Soriano, gusto ko maging ganun. Miss Miguel Famintuan, ganun. Gusto ko maging ganun someday. And wala namang masamang mangarap, di ba? Libre lang mangarap, kaya lakihan mo na. Totoo. Di ba? Yes, isa sa natutunan ko din yan. Kasi parang, kung yung dream nga, di ba, lakihan na nga natin. Kahit hindi natin ma-reach yung pinaka-ano, at least sobrang taas pa rin ang mararating natin kaysa yung hindi ka mag-dream at all. Di ba? Walang mawawala sa'yo kung maniniwala ka sa sarili mo. Mm-mm. Pero kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, yun yung mawawalan ka, di ba? Mas kawawa ka nun. So, anong pipiliin mo? Maniwala ka o hindi? Diba? Saka sino pa ba maniniwala sa sarili mo talaga? Kundi ikaw din. Mm-mm. As in, yung support ng iba is good. Mm-mm. Pero kung yung nasa self mo, din. Hindi. Wala din. So, ikaw naman, ano yung mga advice mo naman sa mga starlets? Na sa mga starlets? Artista ngayon na nagsisimula or matagal na pero wala pang breakthrough. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Kung gusto nyong mag-artista talaga, maraming mga pagsubok yan. And maraming magiging rejection. Pero kung gusto nyo talaga, gagawa tayo lagi ng paraan para i-pursue yung dreams natin. So, maniwala lang kayo sa sarili nyo. And sabi ko nga kanina na wag nyong i-goal yung maging successful talaga kayo, no? Kasi baka mawalan agad kayo ng kumpiyansa sa sarili kasi marami kayong magiging rejections in life in showbiz . Pero kapag yung pinursue mo is yung
character development, yung growth mo as a person, 'di ba? Yung ma-achieve mo yung highest version ng sarili mo. Yun lang yung i-goal nyo. And ayun, magiging masaya kayo kahit saan kayo mapunta. Mm-hmm. Very true. At saka nag-a-apply din to, hindi lang sa acting din, di ba? In all industries din. Kung meron silang mga gustong ma-achieve in life, yun din, character development. And ayun. So yan, thank you so much, Ms. Ariel. Thank you for being here. And thank you for sharing your story and thoughts here at The Pillow Talk. Ayan, thank you so much.